pag-asa sa gitna ng pandemya. Wala, wala akong mapunta. Wala akong mapunta. Kaya lang ang kamag-anak namin. Walang pagwakunan. Sa dalawa, tatlo. Tatlong buwan hanggang sa sumapit ang bahso. Biglang pumutok isang palitong virus mula sa mga Chino at isa sa kababayan nating Pilipino ang nagpositibo mula rito. Ang mga araw na naging linggo, ang linggo na naging buwan, at ang buwan na naging taon. Taon na pala nang lumipas ang pandemya. Naaalala mo pa ba na ang quarantine ay dineklara? Na ang mga tao nga ay tuwang-tuwa pa sapagkat sa isipan nila ay makakapagpahinga. Ang sakit lang sa mga mata na ang mga tao ay nangangamba. Kala mo'y mga gagamba sa dami ng kamay na nag-aagawan sa mga pagkain at delata. Takot na baka bukas, pagkain di na sapat para sa pamilya. Sa kabilang banda, samot sa rin mga libangan na ang naimbento. Nalulong na nga sa kakapanood ang mga TikTok video o di kaya na may naglalaro sa kanilang sariling mga selularyo. Aaminin ko na kahit ako ay nalulong mula dito. Ilan na ba ang mga kilala mong mga plantita at bandito? Marami na rin ang mga nagsusumikap sa mga online na negosyo. O, na-checkout mo na ba yung nasa cart ng Shopee mo? Namain mo na ba sa live yung mga damit na gusto mo? Ayon sa uso, hindi na namamalayan ang mga oras na mga libangan para makaiwas sa paglabas at upang di na rin mahawa at makalandam ng kahit anumang sintomas. Lumampas na sa kalahating milyon ang mga numero ng mga nagpositibo. Marami na rin ang mga nagsasarang negosyo o di kaya naman ay nawawalan ng trabaho. Ilang tao na ba ang apektado? Mga jeepney drivers na tigil pasada, mga tindera sa kanto na sinisita, mga manggagawang na wala ng proyekto, mga natigil operasyon na establishmento, walang kita ang maipasok sa bulsa, walang maiuwi para sa pamilya, pamilyang isang kahig isang tuka. Sabihin na nga natin hindi nagkakasakit ngunit sa gutom naman ay namimilipit. Habang ako ay nasa loob ng aking kwarto, kasama ang apat na sulok ko kanto, dito ko napagtanto ang aking mga pribilehiyo. Pribilehiyo kong makapag-aral, makakain ng 3 beses sa isang araw. Tayo ay magkaisa. Ngunit teka, saan nga ba ako mag-uumpisa? Pakiusap kababayan, manatili sa kabahayan, huwag ka nang makulit. Ang pandemyang ito ay mabagsik ang hagupit. Paala-alay pa ulit-ulit. Lapis ang takot na baka isang umaga. Wala na, samot sa aring mga banta. Ngunit sa gitna ng pandemya, ika nga nilay. Sakripisyo muna. Tulad ng mga pulis, nurse at sundalo, mga waiter-waitress kahit na nga mga panadero, mga screeners sa paliparan at mga voluntaryo, marami pa akong hindi nabanggit. Pero ito ang nais ng mga bibig kong isambit. Saludo po kanini sa inyo. Kaya mga kababayan, maniwala at manalig sa kanya. Manatili. Maniwalang may pag-asa. Pag-asa sa gitna ng pandemya.